Showbiz fanatics, Mami Min, abay first time na ginawa ang birthday na ito with Miss Catherine Bernardo and Alden Richards. But before that, if you have... And now let's talk about our topic for today's video kung saan nagpapatuloy pa rin po ang mga tapings and shootings po ni Mr. Alden Richards and Catherine Bernardo kung saan si Mr. Alden Richards ay lilipad po papunta po ng USA or California para po sa kanilang ano no, kanilang US tour kasi meron po silang or USA nga US tour kasama po ng ilang mga sparkle artists yung kanilang world tour kaya naman medyo talagang soft yung last video na nakita po natin si Catherine at si Alden eh sobra po yung pagod nila kasi talagang tinapos ni Alden Richards yung kanyang mga eksena at gagawin naman ni Miss Catherine ang ilang mga eksena na wala si Alden so yun yung mga ano nila schedules po nila. Pero alam niyo po ba na aside from that is aside sa mga paayuda na nakikita natin sa mga videos at sa mga photos na nakikita at pinapadala ng ilang mga Canadians, Filipino-Canadians na nakatira at nagtatrabaho sa Canada. Eh napakasaya natin dahil meron po tayong isang balita na nasagap pa tungkol dito kay Mami Min. No, kung makikita po ninyo na sa lahat ng mga ganap ni Miss Catherine Bernardo and Alden Richards sa Calgary, Canada ngayon, hindi natin masyadong nakikita yung shadow or yung presensya ni Mami Min sa lahat ng mga lakad nila ni Mr. Alden. Kahit nga po nung kanilang day off, na halos ginabi na sila at nakapagkita sila kay Miss Ma Salvador. Wala pong Mami Min nakasama si Miss Catherine na first time po mangyari yan kasi sa lahat po ng lakad ni Miss Catherine, lagi po niyang kasama yung mami niya. So, marami po ang nag-DM, nagtanong, nasa na ba si Mami Min, ganyan-ganyan, at nag-a-ask sila kung ano na ba ang ano ba yung naging setup nila. Kasi si Miss Catherine kasi, napabalitang wala po siyang RM na kasama, walang road manager, walang masyadong PA. So talagang lahat po ng mga gawain doon, siya talaga yung, siya yung gumagawa, even magluto ng sarili niyang pagkain. Ano. So panoorin natin to para masagot sa inyong katanungan. Si yung mother niya, no? Ni Catherine, marami nagtanong sa atin kung kasama daw ba si Mami Min. Yung mga times po na si Alden lang at saka si Catherine, wala talaga si Mami Min kasi si Mami Min, iniwan sila pumunta ng San Francisco. So, nauna na. Saan babalik? Oh, nauna. So, matapos nga na maihatid ni Mami Min, nakapagpa-picture pa nga siya sa Calgary, ayan, kung saan nakikita natin yung mga latest, yung kanyang videos and photos na ipinost po ni Mami Min sa kanyang IG account. Nasa Calgary pa siya niyan. Pero this time, iniwan po niya si Miss Catherine Bernardo. Kaya po pala, itong si Mama Ten ang nagbubuhat ng mga bags ni Miss Catherine pag umaalis sila. Ibig sabihin lang nito, first time pong ginawa ni Mami Min to, no, na napakalaki ng tiwala niya sa mga taong iiwan niya kay Miss Catherine. Dahil syempre, alam naman natin na sa lahat ng mga lakad at sa lahat ng mga film or lahat ng mga trabaho ni Miss Catherine Bernardo, talagang laging nandun si Mami Min. Pero this time, napakaganda po nito, good news. Dahil talagang makikita mo talaga yung pinabayaan ni Mami Min itong si Miss. Hindi pinabayaan in a negative way, but nakita natin talaga, kaya pala si Mr. Alden Richards, ito do talagang alalay. Maaaring pinagbilin ni Mami Min itong si Miss Catherine Bernardo kay Alden Richards, ba? Diba? Kahit na may mga personal guards, parang hindi rin naman umubra dito kay Mr. Alden kasi siya talagang lagi nasa likod ni Miss Catherine, ba? Diba? Kaya nga tinaguri ang siya the bodyguard ni Miss Catherine. So nakakatuwa lang kasi first time in the history ni Miss Catherine Bernardo na walang shadow ni Mami Min sa lahat na mga ginagawa niya ngayon. At ang balita, susunod na lang daw si Mami Min dito po. Magbabalik na lang siya ulit dito kay Miss Catherine para po siya ay samahang huli. Maaring babalik yan pag kumalis si Alden Richards para may kasama na rin itong si Miss Catherine Bernardo lalo na dun sa kanilang tinutuluyang bahay, ba? Diba? Kasi makikita natin sa mga behind the scene po nila na same yung kusina, same yung mga salas, and same din yung mga pinagaganapan na ipinapost si Joris Gamboa sa kanya namang IG account. So,
Kahit hindi na sila magsalita, pag pinagmasdan mo lang yung mga photos na paayuda na yan, maiintindihan mo at talagang makikita mo kung ano yung totoong ganap. So for that, narito ang ilan sa mga komento. No? Unahin natin si Miss Ruth Tanyag sa ating Facebook page. Sabi niya, iba talaga ang cut din. Mayroon naman silang parehas na bagong commercial. Lucky charm talaga nila ang isa't isa. Hindi na sila nauubusan ng project. Iba talaga ang pinagpapala at ibinababa, lalo lang itinataas ng ating Panginoon. Nag-mature na talaga si Kat dahil noong mga kasama niya, si Kat sa HLG, 23 pa lang to. Ngayon, 28 na siya. She's now more than mature enough to decide for herself. Kaya nga siguro nakapag-isip-isip na siya na hiwalayan ang ex niya sa mga kung mayroon silang hindi pinagkasunduan. She can decide on her own at hindi siya nagkamali. Nakita niya na hindi lang one-sided ang pagmamahal. Now she can spread her wings and fly high like an eagle. Nobody can control and dictate her anymore. Now she's enjoying her life as a single. Kat Den, we love you. Just ignore the bashers. Marami ang gustong sirain ang magandang samahan nyo. Be strong enough and let be the God center of your relationship and blessing. Huwag ninyong haalisin ng tiwala sa isa't isa. Pag-usapan kung may problema, nandyan lagi ang pagsubok sa inyong dalawa. Kung gaano kayo katatag, huwag tayong hayaang sirain ng mga bashers. Which is very, very true, diba? Sama naman yung sinabi ni Ma'am Shirut Tanyag dito po sa ating Facebook page. Ano? Isa yan sa mga talagang nakatuto. Sa bawat post mo natin sa Facebook page, hindi po nawawala yung komento ni Ma'am Shirut. Di ko lang alam kung nadadalaw siya sa ating pong YouTube channel. Ano? And for that, tama naman yung sinabi dito ni Ma'am Shirut Tanyag. Yung comment po lang dito is that sometimes kasi nakikita rin natin na hindi naman sa pagiging unfair sa mga ano natin, no, sa mga comments natin with regards sa kanyang ex-boyfriend. Parang yan kasi yung nakikita ng marami na parang one-sided love lang. Pero sa akin naman pagmasin, parang naging masaya naman po si Miss Catherine Bernardo sa kanyang ex-boyfriend. Kaso nga lang yun, talagang dumadating talaga yung ganung pagkakataon. And sabi niya, kayo lang ang Diyos at tanging nakakalam ng mga saloobin niyo sa isa't isa. Thank you very much, Ms. Dar Eds, for the update. May God continue your blessing and guide you and your family. Same with Kat Den. Ayun. Salamat po sa inyo pong prayer, Ma'am Shirut Tanya. Ganong niniklaim na po natin yung lahat ng mga blessings na yan. At ganon din po ang aking pong prayer for you, that let all the blessings comes to your family. Thank you, Ma'am Shirut, for your positive comments. And of today, for more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone! Showbiz fanatics, Joros Gamboa abay pinilit na or pinigilan ni Mr. Alden Richards na ilabas ang video na tinutukoy ni Mr. Joros. Ano kaya ito? But this time, ito na nga, no, dahil hanggang sa ngayon ay mapapansin pa rin sa mga BTS or behind the scenes videos and photos na talagang sobrang alagang-alaga talaga ni Mr. Alden Richards ng isang Catherine Bernardo. Biruin po ninyo, may mga instances na kapag pumupunta sila sa isang lugar dahil wala pong PA na kasama si Miss Catherine, pero si Mama Ten po talagang laging kasama ni Alden Richards kapag umaalis siya. Kahit nga minsan personal na alis niya, ay kasama niya pa rin si Mama Ten. Ano? Pinapabuhat po ni Mr. Alden Richards yung bag ni Miss Catherine Bernardo kay Mama Ten para hindi naman siya mapagod or what, ba? Diba? At makikita natin sa mga videos na naglalabasan na talagang very gentleman at kung paano po laging nasa likod, no, itong si Mr. Alden Richards ni Catherine Bernardo. Tuloy, ang bansag sa kanya ng Pilipinas ngayon ay the bodyguard, no, na bagay na na talagang ikinatutuwa ng ilang mga Kat Den fans, kasi nakikita natin na talagang inaalagaan ni Alden Richards ng isang Catherine Bernardo. Kung dati nga hindi pa talaga sila free to do that, ginagawa yan ni Mr. Alden, di ba? How much more ngayon na mas malaki pa yung chance nila, or walang magagalit kung sakasakaling
magaganap nga yung mga ganitong bagay, no? And of course, syempre po, dahil po sa mga videos na yan, eh talagang marami po ang mga naglalabasan pa mga BTS. Meron pong isang video na nagkalat din na parang mas nilagyan or mas pinagtibay or mas hinarangan yung kanilang mga place kung saan sila nag-shoot. Kasi nga ayaw na nga ng director ni Direk Cathy Garcia Sampana na maantala, no, yung kanila pong ano, kanilang taping. Kaya naman minabuti nila na sarhan. Kaya naman may mga Pinoy na sumadya pa dun sa lugar kung saan sila nagtitaping pero hindi nga sila nakapasok. And this time, ayan, so ito po yung isa sa mga behind the scene nila. I don't know if it is part of their ano, no? Pero ang alam ko po kasi dito sa lugar na ito meron silang dinalaw eh. Or nagpalit na sila ng kanilang ano, kanilang shooting place. So i-comment niyo po sa ibaba kung ano po yung ano po ninyo sa loobin ninyo dito. And these videos naman, ayan, nakakit na sila sa taas. And I think ito pong lalaking na video na to, ito yung nagbooking sa kanila patungkol po dun sa video or dun po sa ano niya, na witness niya kung paano po na magkasama nga si Alden at si Catherine Bernardo sa iisang room, no? Pero syempre nilinaw niya na wala naman talagang ginagawa. So, ito na, no? Dahil ito pong video na ito ni Mr. Alden Richards ay nagkomento po si Mr. Joros Gamboa, siya po yan, with verified check. Sabi po ni Joros, labas ko na ba BTS at Alden Richards 02? So, hanggang sa ngayon, inaabangan po natin doon po sa kanyang official Instagram account. Pero hanggang sa ngayon, ay hindi pa rin niya nilalabas yung mga behind the scene videos and photos sa bagay na pinaghihinalaan nga ng ilang mga Katden fans na ito po ay may kinalaman sa dun sa mga photos sa lumalabas sa parang yung kusina na yon is same dun sa kusina na pinagganapan or pinaglulutuan ni Miss Catherine Bernardo. Hinala ng lahat na masaya nilang ginagawa to, pero nung lumabas yung outcome nung video is napakaganda kasi nga inspired ang isang Catherine at isang Katden, ano. Sabi nga ni Joros, isa sa mga siguro, ito pa is ano ha, ito yung POV ko or point of view. Kaya hindi pa rin nilalabas yung mga behind the scene photos and videos na yan dahil pinipigilan ni Alden, no? Kasi siguro may mga harutan po sila dyan. Pero ang saya sana kung mawi-witness natin lahat yun ng sabay-sabay. So abangan na lang natin yung ilan sa mga ilalabas pa ni Joros Gamboa. Kung nandyan lang sana si Jeffrey Tam, mabibigyan tayo ng every now and then ng mga photos and videos eh, kasi mahilig siya mag-video. Pero itong si Joros, medyo nililimitahan niya lang yung mga ipinapost niya sa IG niya. Hindi ko nga nakita yung ibang mga photos na kasama niya pa sila, Catherine at Alden, sa taping na yan, diba? So, dahil dyan, happy naman tayo dahil unti-unti ay talagang nakikita natin na napaganda na nangyayari dahil maging ang mga kasama nila sa loob ng movie, eh talagang nagbibigay sila ng hint. So, sa susunod na updates natin, kapag po nakuha na natin yung eksaktong BTS ng video, ay ibibigay agad natin sa inyo. That's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEdsTV. God bless everyone!